guys! Welcome back to my channel! Kayo po ba ay nakakaranas ng pagsiselos dahil naman ang inyong karelasyon ay saksakan ng sobrang niyayakap ang mga third party or mga tukso sa kanya, na sobra siyang babaero. At saka syempre ganun din po, halimbawa kayo po ay naglalakad at kayo po ay makakasalubong ng saksakan ng gandang babae, kahit naman kayo talaga ay mapapatingin. Kaya lamang ay obvious naman ang inyong minamahal na humahabol talaga ng tingin, di ba? Ang sakit sa kalooban ng ganyan, lalo't ikaw ay may kaparehas na sobrang babaero. At gusto nyo ba na mawala na ang pagiging babaero niya? Yan, ang video ito ay para po sa inyo. Gonna be a little something more. I've got a plan in mind, a special thing in store. The light bulb inside my head said, get out and play. Cause you never feel this way. It's my lucky day. Kung kayo po ay nakakaranas ng mga ganyang sitwasyon, or kaya kayo ay nasa jeep, ay talaga namang katapat niya, ay talaga namang magandang babae, kaya lamang ay nanliliit siya. Dahil sa sobrang makatingin ng iyong minamahal, ng asawa mo, ng boyfriend mo, ay talaga namang napapatingin ka na lamang na deadma ka na lang. Kumbaga siya ay talagang titig na titig dun sa taong yun. Kumbaga, syempre, nakakasakit ng kalooban yung ganon. Yung tipong may kasama ka na, natingin pa siya sa iba, di ba? Ganong gara pa lang talaga, malulupit. At halimbawa, ikaw ay makahalata dahil meron po tayong bossing na manunod na feeling niya daw ay may babae ang kanyang mister. Para po matigil na yung mga ganyang mga nagaganap, yung mga pambababaeng sobrang gara pala na may kachat daw ay yung palang kanyang, yung cellphone ng kanyang mister, dahil yung mister niya ang bumubuhay sa kanila ay wala siyang kakayahan na dakdakan, pero nakakapansin siya at ang cellphone ay meron na rin lock, nakalock na, may password na datarati naman ay nandyan lamang at nababasa-basa pa niya. Ngayon eh, pag tinanong niya bakit may password, galit pa sa kanya. Kumbaga, nagtatanong siya, sabi po niya sa atin, eh ang laki ng pagbabago. Aba eh, sabi ko sa kanya, yan eh, possible, kung ganun-ganun nga pangyayari, ay meron na nga po yan. May nililihim na yan. Ngayon, tinanong ko, hanggang kailan ba po yan napapansin nyo? Abay, parang mga ano na rin, parang magsi 6 months na daw, parang magtataon na rin, sabi niya. Ngayon, halimbawa may relasyon man niya na iba, para siya ay matigil na at siya ay mamulat sa katotohanan at huwag niya nang uulitin po ito. Kumuha po kayo ng isang gatas. Kasi alam niyo po ba, ang gatas, kagaya ng mga tinuro ko sa inyo, may mga ritual din po dyan sa gatas. Kumuha po kayo ng gatas. Kumuha kayo ng larawan ng inyong minamahal. Sulatan niyo po siya sa pamamagitan. Ang sulat ninyo ay sa pako o kaya sa aspilip o kaya karayom. Basta yung matutulis. Or kaya pako. Kasi pagkakarayom, medyo mahirap. Lalo't matigas po ang inyong guguhitan ng pangalan. Ngayon po, ID ganito, di pa ako na. Basta huwag masisira yung likod. Sabihin niyo po, lagay niyo po doon ang tunay na pangalan niya at ipilido. 3 beses sa pako ang gamit. Pero syempre, huwag kayong mag-expect na maganda ang sulat niyo. Pako yan eh, hindi naman talaga panulat yan. Hayaan niyo yan, basta understood yun yun. Magtipla kayo ng gatas, damihan niyo siya ng asukal. At pagkatapos noon, haluan niyo po siya ng lemongrass. Haluan niyo rin po siya ng chili powder. At pagkatapos po noon eh, maglagay po kayo ng buhok niyo at buhok niya. At ilagay niyo po siya doon. Kung halimbawang tumataas yung buhok, kasi syempre hindi naman niya ano, baka may makakita, nasa ibabaw ang buhok, ano yon. Ang gawin niyo po, ibuhol na lamang niyo doon sa larawan ninyo. Halimbawa, ang kailangan na larawan ay hindi po kalakihan na mga cute size lamang. Magpa-develop kayo, cute size or kaya wallet size. Tapos iikot niyo siya, tapos ibuhol niyo yung buhok nyo at buhok ng taong to, yung asawa ninyo. Or kung maliit lang ang buhok niya, ganito po gawin nyo. Maglagay po kayo, kasi meron akong kakilala, meron tayong kaibigan na hindi daw niya alam kung paano makakakuha ng buhok sa kanyang mister, kasi maliit lang ang buhok, syempre lalaki. Ngayon sabi ko sa kanya, para makakita ka, kasi anong kulay ng inyong punda? Sabi niya, ay di kulay po, medyo dark.
Ngayon, pinicturean po niya. Ay, ganito gawin niyo. Meron ba po kayong punda na kulay puti? Sabi, ay, opo. O, di ganito. Yun po ang ipapapunda niyo sa kung saan humihiga ang mister niyo. Yan po, kahit maliit na buhok po yan, may nanlalagas po dyan. Imposibleng wala. Kasi, halimbawa, yung kanila daw suklay, ay kahirap na hindi naman brush, at saka kung sino-sino na, halimbawa, anak niya gumagamit nun, hindi niya naano kung ano doon yung buhok ng mister niya. Ganun na lamang. Kumuha po kayo ng puting punda. Yun po ay para lamang sa mister nyo, ha? Iuuna ng mister nyo. Or kaya, para hindi siya magtaka, basta parehasin nyo na lang, parehas puti, pero yun ang kanyang punda. Pag siya'y umalis na, titigan nyo mabuti. May malalaglag at malalaglag dyan buhok. Yun po, kunin nyo po yun. Tapos, isama nyo po doon sa gatas. Pagkatapos po niya, riritualan po natin siya, hindi basta ganun nakagawa. Basta natimplahan nyo na siya, na-edip nyo na lahat yung mga materials natin. At pagkatapos po niyan, dito po tayo sa May Silangan. Tuesday or Friday ang pagganap. Tapos 6:37 hanggang alas 8 po ng umaga. Ganun lamang po ang mga oras na magaganda. Yun po eh, pang-bless po sa atin at mga wishes sa atin para mabilis po mag-grant ang ating mga wishes. Kumuha po kayo ng pink na kandila na lamang, pink. O red, pwede rin po yon. Alin man sa dalawang yun, kasi yun po ang mga kulay ng para sa love. At pagkatapos po, eh, sabihin nyo po ng tatlong beses ang tunay na pangalan ng inyong mister or ng inyong boyfriend or ng inyong kalibin na basta magkapisan kayo niyan. Ang usapin ito ay para sa magkapisan sa bahay. Kasi syempre, mahirap pong kumuha, lalo't long distance po kayo ng buhok. O, diba? Kaya ito po ay para lang sa magkapisan. Ngayon po, kung kayo po ay aalis na ang inyong minamahal at kayo nakapanood ng ating video, pwedeng kunan nyo na para hindi na po maganap sa inyo yung matigil na ang kanyang pagiging babaero. At pagkatapos po, banggitin nyo po ng tatlong beses dito sa ating kandila ang kanyang pangalan. At pagkatapos, i-wish nyo po dito na kayo lamang ang mamahalin niya ng labis-labis at higit pa sa buhay niya. Ganun po yung mga kahiling niya na. Tapos, lulubusin nyo na, yun talagang kung anong gusto ninyo, yun po sasabihin ninyo, ako ang pinakamaganda sa'yo at ako ay sasambahin mo. Ganun ang mga dasalan. Hindi po dyan nagdadasal ng mga pakemi pa kasi una, wishes lang naman po yan. Kaya diba sabi ko po sa inyo, lalabis-labisan nyo ang mga wishes at pagkatapos, walang gamit ng sana. Para possible or matik ay tumupad po, matupad ka agad ang mga wishes natin. At pagkatapos po yan, ay sisindihan po natin. Kagaya ng sinabi ko po sa inyo, pagdating sa kandila, yan po ay banal. Kaya kailangan po yan ay tatlong beses lamang antik. At kapag hindi yan eh, hindi nyo po yan nabuksan, uulitin nyo po muli panibagong kandila tapos uukit po wish po muli kayo ng tatlong beses. Pero kung talagang matindi na, ukitan nyo na rin po to. Kumbaga, ang gagamitin nyo pong pang-ukit, yun nga po sabi ko sa inyo ay pako. Para kasi pag yun po kasi mga ukitan na ganyan, yan po ay pang matindihan kagaya ng pag-uukit nyo doon sa larawan na idinip nyo sa gatas. O di na. Pagkatapos, hayaan nyo po siya liwanag ng buhay. Basta nabuksan na siya, ano nyo po siya, di ito yung gatas na may ano, ayan na yung, halimbawa, ito yung gatas. Ito yung kandila, nag-iilaw na siya, ito yung gatas. Tapos, habang yan po, nasa May Silangan kayo, kayo po ay nananalangin ng taimtim na ang inyong minamahal ay malayo po sa anumang mga tukso. Ilayo na kayo sa anumang mga tukso yung minamahal ninyo. At sabihin nyo, iwasan niya na yung mga ganon or totally hindi niya nagagawin yung mga pinagagagawa niya. At mas mainam pa, ito pa, munti kang unang makalimutan, ang balahibo ng itim na pusang itim, ha? Itim na pusang itim. Ang balahibo ng itim na pusa. Ayan. Or maghanap po kayo, basta bahala po kayo kung saan kayo hahanap. Ngayon, dito kasi sa amin, napakadali lamang po niyan. Dahil doon sa may garden nga po namin, ay may pusang puti at saka pusang itim na lagi namamahinga. Hindi ko naman yun ano, pero binibigyan namin ng pagkain yun. Kasi pag kayo po inuwian ng pusa na basta may buhay po yan, or kaya aso, pakainin nyo, yan po ay swerte sa inyo.
Basta, hayaan nyo lamang po sila, lalo-lalo na po ang pusa. Yan po yung nakakakita ng mga bad spirit. Takot po yung mga bad spirit dyan kasi sa talas ng mata nila. Yan po ay protection din natin, yung mga pusa. Kaya hayaan nyo lamang po sila, pero huwag naman sobrang dami, nasa inyo talaga mamamahay. Basta, hayaan nyo lamang po sila na pag halimbawa nandun, bigyan-bigyan nyo ng pagkain. Basta, hayaan nyo lamang po sila doon dahil napakaraming benepisyon dala sa atin ng pusa. Or kagaya nga po na tinuro ko sa inyo, kung gusto nyo alisan ang inyong mister ng apil, lalo kayo ipublimado sa inyong mister at napakababaero para mawala na yung apil niya, ay picturean nyo yung pusang itim. Wallet size lamang. Kung yan ay mailalagay ninyo sa kanyang pitaka, ay okay na okay. Pero kung alam nyo magagalit, sabihin niya, ano naman itong pusang itim na to? Pangit yan, itim. Sabihin niya ganyan. Masama yan, itim. Basta, kung kaya nyo lang, sabihin nyo, basta dyan na lang sa wallet mo, pero kung talagang ayaw niya, huwag nyo pwersahin. Ilagay nyo lamang po yan sa damitan niya na hindi niya makikita, hindi niya alam na meron palang pusang itim doon na larawan sa kanyang damitan. Iyan po ay kumbaga instead na siya po ay lapitan ng mga tukso, lalayo po talaga. Tapos, siya rin, lalayo na rin siya kasi hindi na siya papansinin ng mga tukso. Ayan, kasi kaya naman po kasi ganun, siya ay nalapit sa tukso, tapos ang tukso ay nalapit din. Eh, paano kung ayaw na sa kanya? Kasi diba, pag pusang itim, kasi yung pong pusang itim, protection po natin yan. Lalo kung sino po yung tao, halimbawa, ikaw ay nag-picture, di ikaw ang may-ari, ikaw ang nag-picture, ay pinicturean mo eh. Tapos inilagay mo doon, may protection siya, lalayo sa kanya yung mga ganon, yung mga tukso. Yan po ay kumbaga mawawala ng gana. Kumbaga, naku, pangit naman yan. Hindi na magkaka-interest, kumbaga wala magkaka-interest sa kanya. Yan po ang pinakamagandang ano ng pusang itim. Yan, maglagay po kayo ng ganon. Or kaya, mag-picture na kayo. Tambakan nyo na, lutuin nyo na talaga ng super ano para siya po ay malayo na sa mga tukso. Maghanap po kayo, halimbawa may mga pusa na natigil po sa inyo. Basta pusang balahibo ng pusang itim ha, ayun po, ihulog nyo rin po doon sa gatas. At pagkatapos, imix-mix nyo po sila doon. Ngayon, kapag po yan ay ano na, ang gawin nyo po, ilagay nyo po ito. Siyempre, kapag ito ay okay sana, kung ito ay hindi niya mapapansin sa ilalim ng inyong kama, sa master bedroom, mas mainam sana kung hindi niya makikita. Pero kung makikita niya at pagsisimulan pa to ng away, kasi lalo't hindi pa po tumatalab, syempre, at nakita niya, oh, ano to, ba't nandito larawan ko, ba't nakadimian, anong ginagawa mo sa akin, iisipin ka agad, ginagamot niyo siya, syempre, ganun po yun eh. Ngayon, itatago niyo na lamang po siya kung kaya niyo, or kaya sa mataas na aparador na hindi matatapon si gatas, dun lamang po siya. Pero kung talagang possible, ay imposible at makikita at makikita niya po ito, ang gawin niyo na lamang, sa damitan nyo na lamang. Siyempre, pag damitan nyo, maiingatan nyo siya sa likod ng damitan ninyo. Pwede po yun. Tapos, basta huwag nyo tatakpan ha. Huwag nyo po tatakpan yung gatas. Yan po eh. Pero possible, siyempre, mabubulok ang gatas. Isip po tayo kung saan natin pwede ilagay. Kasi, mabubulok nga po yan. Mamamaho. Ilagay nyo na lamang po sa may likod ng bahay po ninyo. Sa may ilalim ng cabinet o sa taas po ng cabinet. Tapos, halimbawa, nabulok na siya after 1 week, itapon nyo na po siya. Yan po eh, tapos gumawa na lang po muli kayo. Basta kada mabubulok siya yung gatas, after 1 week, ay itapon nyo, tapos gawa nyo po muli na ritual. Or kaya, ilagay nyo po yan sa isang plastic, buhulin nyo na. Pagkatapos, ilagay nyo po doon sa, eto, ilagay nyo po siya, ibuhol nyo sa isang plastic after 1 week na lang. Kasi mainam po talaga yung naaabsorb po siya, yung nandoon lang siya. Hayaan nyo po siyang sumisingaw doon. Tapos after 1 week, buhulan nyo po siya ng plastic. Tapos doon nyo po siya ibabaon sa mismong halamanan nyo sa harapan. Maghukay po kayo doon, tapos ibaon nyo po siya doon. Ayan, malabo na yan, naman babae pa. Yan eh, kumbaga eh, siya magpo-focus sa inyo at kayo lamang ang mamahalin niyan. At lalayuan niya ng mga kahit anumang mga tukso. Dahil yun po eh, lalayuan na, mismong babae ang lalayo. Tapos siya, syempre hindi siya pinansin, hindi na yan mamimilit. At yan eh, may ritual na natin.
Yan po ang pangtaboy sa mga or pampatigil sa mga taong babaero, yung talagang sobrang babaero. Yan po ang pinakam magandang ritual para sila po ay magbago na. Yan. Yun lang po guys, salamat po sa panonood and don't forget to subscribe my channel. Ang lagi nyo pong tatandaan, kung kayo po ay may mga kahilingan, ang numero unang makakatulong sa atin ay ang Panginoon. Tapos dapat po ito ay wala nakakaalam kahit sino para mas mabilis po ang talam. Yun lang po guys, salamat po sa panonood and don't forget to subscribe my channel. Salamat mga bossing!